Kabahan ka na, Harry. Dahil friend ng lolo ko may ayaw ng St. John. Hindi ako natatakot, Megan. Napaaway ka na naman. May mga kaibigan naman ako dun eh. Tulad ni Bebet. Sa kanya ba yung jacket mo to? Kiyubert yan. Katabi mo sa pagtulog to, no? Kung alam ko na nagyayang kakayabang, tara parang hindi ko na sinuot yung jacket mo. Gusto po kayo makausap nung principal po namin. May nagawa po kasi ako sa school. Tayo na lang natin si Aryana at ang kanyang nanay. Aryana. Good morning po. Ako si Ofelia. Ako po yung mami ni Aryana. I'm Stella. And this is Victor. Kami ang magulang ni Megan. Dito na po tayo mag-usap. Prinsesa. Hindi ito ang perlas na kailangan ko. Sumusunod lang po sa utos ng mahal na Rina na mag-alay sa'yo ng regalo. Ang kailangan ko, yung mahiwagang perlas. Nasorry nyo na sa Tagalupa ang bata. Bakit nyo pa kailangan yung perlas? Gusto nyo pang magkaroon ng paa para masundan ulit siya? Sa palagay niyo ba, mababawi niyo pa yung bata? Saka, bakit pa ang mahal na prinsesa? Inutusa ka ba ng ina ko para ligawan ako o para alamin yung lihim ko? Lihim? Anong lihim, mahal na prinsesa? Wala. Wala. Halika nga dito. Halika. Umamiss ka na. Pagkatapos, sabihin mo sa mahal na Reyna na malugod kong tinatanggap ang iyong alay. Eh, ang puso ko, mahal na prinsesa, kailan mo ba ito matatanggap? Gusto mo bang makuha ang puso ko? Oo! Oo! Sige. Makukuha mo ang puso ko kapag nakuha mo ang mahiwagang perlas para sa Mr. and Mrs. Mendez. Mrs. Mendez. Kaya ako kayo pinatawag dito. Dahil hindi ito ang unang beses na nag-away ang inyong mga anak. The first time that it happened, pinalampas ko to. Pero may penalty si Aryana at ang kanyang kaibigan. Penalty? Hindi ba sinabi ni Aryana sa inyo? She and her friend had to do volunteer work as penalty. Dahil ito sa unang pag-aaway nila ni Megan. Pero bakit yung anak ko lang may penalty? Dahil wala akong kasalanan noon. And this time, wala rin akong kasalanan. Nasisiguro ko na nadamay lang ang anak ko. Hindi mo pala away ang anak ko. Anong hindi? Lagi niya akong inaaway. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Hindi totoo yan! Totoo yun! Hindi naman ako yung nagsisiwala ng away. Sinungaling ka talaga! Quiet! Megan, Aryana, you may go back to your classes now. Kami na lang mag-uusap ng inyong mga magulang dito. Sige na. Sige po. Megan! Uy, Megan! Ano naman? Eh, damay na yung mga magulang natin sa mga nangyayari. Sana naman maging magkaibigan na tayo. Asa ka pa. Ang St. John Academy ay ang pangalawang tahanan ng inyong mga anak. At syempre, bilang mga magulang, you are their first teachers. And your respective houses are their first classrooms. Megan, Megan! Ano? Eh, kasi kahit sana hindi magkaibigan, huwag lang enemies. Sige na naman, no. Para sa mga magulang natin, peace na tayo. Puro mabubuting asal po ang tinuturo ko sa anak ko.
Baka po may naunan ng away kaya lumaban. Sinasabi mo ba na na-provoke lang siya? Stella, tama na. Takot ka sa parents ko, no? And you know what? Sabi ng lola ko, kaya ka na ipa-expel dito. Uy, Megan, huwag naman. Pinaghirapan namin ni Mami para lang makapasok ako dito. So, dapat, behave ka lang. Saka dapat nais ka sa akin, no? Inais naman ako sa lahat, eh. Ikaw lang naman to... Behave! Sit. Ha? Huh? I said sit! Megan, ano bang akala mo sa akin, aso? So, hindi ka aso. Para sa akin, isda ka. Because of your galis, nakaliskis. Bakit mo ba ako ganito? Mr. Montero, kami na po ang bahala sa aming anak. Rest assured na hindi na po ito mauulit. Hindi naman ako masama tulad ng iniisip mo eh. Mabait ako sa taong mabait sa akin. Sa mga taong hindi ako kinakalaban. Thank you for coming, and let's keep in touch. Thank you so much. Salamat. Thank you. Ofelia! Ayoko na makapagtalo. Ako rin. Pumapayag na ako makausap ng psychologist ninyo. Talaga? Gusto ko na mapawalang bisang kasal ko kay Victor at para matapos ng ugnayan ko sa inyo. Salamat, Ofelia. May pakiusap lang ako. Hindi alam na anak kong tungkol dito at kahit tungkol sa inyo. Sana manatiling libang lahat kahit sa anak ninyo. Sino ba yung sinasabi mong anak mo? Saan mo siya nahanap? Sa ampunan? Siya pa rin ba yung batang dinala mo kay Mama noon? Ko lang si Aryana. Pinangalan ko siya doon sa anak nating namatay, Victor. Patawarin mo ako kung ginamit ko siya. Wala kasi sa katiwa ng isip ko noon. Mabuti naman at matinuna ang pag-iisip mo ngayon. Ano bang number mo? Papatawag ko sa iyo yung abogado para i-schedule yung psychological exam mo. Ito yung card ko. Kapag ready ka na, tawagin mo lang kami. Let's go, Stella. Let's go. Yan pa rin ba ang hangad ng anak ko? Ay, hindi po, mahal na rin ah. Tinitignan ko lang po yung mahiwagang perlas. Sinungaling! Gusto mo ba na isa? Dino po! Dino po! Opo! Inutusan po niya ako na ulin yung perlas! Neptuna. Oh, ina. Inaamit ko. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na babalik pa sa akin si Perlita. Tignan mong mabuti ang puntod ng anak mo. Kailanman, hindi na siya babalik sa'yo. Tanggapin mo rin na hindi mo magiging anak ang tagalupang yun. Hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Nababaliw ka ba, Neptuna? Hindi kaya kayo babaliw kung mawala kayo ng anak. Pero sinuway mo ang utos sa'yo.
Kung kailangan kong pagdasahan, nakanda ako! Neptuna! Neptuna! Yes, Megan. An epic is a lengthy narrative poem that describes heroic deeds and events significant to a culture or nation. It comes from the Greek word epikos and epos, which mean word, story, and poem. Very good, Megan. Bakit ka nagpatalo dito? Ano ka ba, Bebet? Recitation lang naman to eh. Hinapat kami ng parents niya. Patawarin niyo po ako, mahal na prinsesa. Oo nga naman, mahal na prinsesa. O bang wala naman siyang kasalanan. Kung tutusin niya, mahal na prinsesa, kayo yung may kasalanan eh. Sige na, Bisugo. Makakalis ka na. Hindi niyo po ako kagubitin. Huwag ka nang makulit, Bisugo. Malis ka na kasi bago pa magbago ang isip ng prinsesa. Sige na. Alis na. Alis! Mahal na prinsesa, pwede pa rin po ba ako manligaw? Ano? Hiningi mo? Ayan, binigay. Sama sa'yo eh. Mawala na talaga ako pag-asa sa mahal na prinsesa. Eh kahit kailan naman, hindi ka naman nagkaroon ng pag-asa sa prinsesa. Kaya huwag ka nang matungal dyan. Parang gusto ko nang mamatay. Sigurado ka? Ganun mo kamahal ang prinsesa? Magpapakamatay ka? Umaasa rin kasi ako na balang araw, ako maghahari sa inyo. Ito. Ano to? Saksak mo dyan. Magpakamatay ka nga. O gusto mo, kami ang pumatay sa'yo. Mars, tulungan mo ako, Mars! Dali, Mars! Ganito, dali! Sige, Mars! Kaya, tuto mo dyan, ha? Huh? One, two, three! Sino ka kayo? Tama ang desisyon ninyo na huwag na muna ipaalam kay Megan ang lahat. And we should find a new school for her. Kasi ayoko magkaroon ng ugnayan si Megan dyan sa anak-anak ni Ofelia. Ma, hindi na kailangan. Nag-usap na kami ni Ofelia. Pumapayag na siya sa lahat ng gusto namin ni Victor. As long as itago namin sa mga bata yung totoo. Hindi malalaman ni Megan at hindi malalaman ni Aryana na nagkaroon kami ng past. Pero paro kayo nagkakasiguro natutupad sila sa usapan. Kilala ko yan si Ofelia. Baka gamitin niya yung sinasabi niyang anak para mapalapit kay Megan. And when that happens, before you know it, they're back in our lives again. Ma, I don't think so. I have a feeling na ayaw ni Ofelia na malaman ng daughter niya about Victor. In fact, she keeps insisting na hindi daw anak ni Victor si Aryana. Kaya siguradong tutupad siya sa usapan basta walang makakaalam. Umayag ka na sa gusto nila? Aaming ka na, baliw ka? Lola, tama lang siguro to. Baka ito na yung paraan para tuluyang mawala sila sa buhay natin. At saka para tumigil sila nakaisip na pera lang nilang habol ko. Eh, paano si Aryana, ate? Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon para apihin ang anak ko. Kaya kong tanggapin lahat ng mga pang-aapi nila. Pero wag ang anak ko. Huwag na huwag nilang kakantiin ang anak ko. Kaya mas mabuti nang huwag malaman ni Aryana na si Victor nga ang ama niya. Mommy? Daddy niya?
Mami, alam mo naman nung bata pa ako, ang tagal ko na hinahanap yung daddy ko, di ba? Tapos kanina, nasa isang kwarto kami, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Anak, ayokong makilala mo ang daddy mo kasi ayoko silang bigyan ng pagkakataon para langitin ang pagkatao mo. Kagaya ng ginawa nila sa akin. Ayaw nilang maniwalang ikaw nga si Aryana. Hindi ko po maintindihan. Nung baby ka, nawala ka. Bakit ba ako nawala? May... Anak, may kumidnap sa'yo. Tapos nung nawala ka, nagkahiwalay kami ng daddy mo. Binalik ka sa akin nung kumidnap sa'yo, anak. Pero ayaw ka na nilang tanggapin. Inisip nila na gumagamit ako ng ibang bata para sa pera, para sa mana. Bakit ayaw po nila maniwala ang anak nila ako? Dahil inakala nilang patay ka na. Ang isa pa, anak, may iba ng pamilyang daddy mo. May iba na siyang anak. Ganun ba yan, Mami? May iba na siyang pamilya, kaya pinaliwala na tayo. May iba na siyang anak, kaya kinalimutan na niya ako. Ayokong makilala mo ang tunay mong ama. Ayokong malaman nilang buhay ka pa dahil pinuprotektahan kita sa kanila. Nak, ayokong maranasan mo yung sakit na naranasan ko sa kanila. Sana naintindihan mo ako. Tingnan mo. Ang pangit mo kapag malungkot, oh. Eh, ano naman gusto mo? Maging masaya ako dahil yung daddy ko tsaka yung pamilya niya ayaw sa akin. Tapos yung kaklase ko na lagi ko pang kaaway. Kapatid ko pala. Sana pala, hindi mo nalang nalaman yung lahat ng to. Hindi ko alam kung ano yung mas okay. Yung wala akong alam tungkol sa daddy ko o yung nalaman ko ng lahat tungkol sa kanya pero malabo naman. Matanggapin niya ako. Malabo? Bakit? Sinubukan mo na ba? Sinubukan na ni Mami. Pero ayaw niyang ipagpilitan ko yung sarili ko pa sa kanila. Di ba, sabi mo sa akin dati, magsisikap ka pa sa school mo. Para maging proud yung daddy mo, di ba? Pagkakataon mo na, Aryana, oh. Magpakilala ka na. Magpakilala ka bilang ikaw. Bilang Aryana. Sigurado ako. Magiging proud sa iyo at mamahalin ka nun. Mamahalin ka nun tulad ng pagmamahal. Tulad ng pagmamahal ng mami mo sa iyo. May pag-asa pa kaya, Marlon? Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan eh. Alam mo, Marlon? Tama ka, susubukan ko. Sabahan mo ako bukas. Ha? Saan naman yun? Pupuntahan ko yung daddy ko. Kung nasaan ka man.
makilala mo ang tunay mong ama. Ayoko malaman nilang buhay ka pa dahil pinuprotektahan kita sa kanila. Ayoko maranasan mo yung sakit na naranasan ko sa kanila. Sana naintindihan mo ako. Kaya mo nga kayang itakwil ako, Daddy. Kung ako mismo yung lalapit sa inyo, okay ka lang ba? Apo. Anak, makinig ka. Hindi ko hayaan na masira ng mga nakaraan natin ng mga pangarap mo, ha? Apo, Mami. Anak ko. Freshman who qualify for the pep squad, Megan Mendez. Aryana, alam mo yung Megan na yan, masyado talagang papasin yan eh. Tama na. Gusto ko nga magkaayos na kami ng kapatid. Kapatid? Anong kapatid? Gosh! Nandito na ako, magbibis lang ako! Kasali ka na nga sa swimming team, sumali ka pa sa pep squad. Nasaan si Aryana? Kasama mo ba? Opo, ma. Akin na, gusto makausap ng mami niya. Pinapunta ka ba dito ni Ofelia? Gusto ko lang po kayo mayakap. Daddy.